Ayan nga guys, magandang gabi, magandang araw sa lahat ng mga OFW. Ayan sa lahat sa mga nasa Pilipinas, nasa gobyerno sa Pilipinas, sa PhilHealth. Ayan, hindi po magandang gabi po para sa inyo, hindi magandang araw po para sa inyo. Ano? Ayan, diretso-diretso na ako, no? Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Ayoko nang taasin itong mga sinasabi ko. Ayan, kayong mga taga PhilHealth, ginagamit nyo lang lahat ng mga OFW. Bakit? Nagagamit ba namin ang binabayaran namin na OFW? Kapag kami umuwi ng Pilipinas, nagbabayad kami ng insakto. Pero ngayon, nagtaas kayo ng 3% mandatory contribution para sa aming mga OFW. Ayan. Bakit? Yung binabayad namin sa inyo, nagagamit ba namin sa abroad? Hindi. Kasi nga, lahat ng mga kumpanya dito sa abroad po ay may insurance po. Pag nagkakasakit kami, hindi namin ginagamit yung PhilHealth. Walang kwenta sa amin yan dahil may insurance kami. Ayan. Nakikita ko, nababasa ko sa lahat sa Facebook, lahat po ay umaangal po. Mostly mga OFW, kami mga OFW nagre-reklamo dahil dyan. Walang kwenta yung ginagawa ninyo dahil parang ginagatasan nyo ang mga OFW. Hindi po pasakit lang kayo PhilHealth sa mga OFW. Ayan, yan po madaling salita. Pasakit kayo sa lahat ng mga OFW. Wala kayong malasakit sa OFW, pero diyan sa Pilipinas, pag nangangailangan kami ang pamilya namin, bakit? Tinutulungan ba agad? Hindi. Pati yung sasap at saka akap, pag alam nila may pamilya sa abroad, hindi na binibigyan. Hindi nila qualified yan. Kaya, hindi na po maganda ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Magulo pa sa, ano, magulo pa sa Afghanistan. Ayan. Ayan na po, no? Ayun na po, hindi po ako magtatagal. Maraming salamat. At saka, hindi pa ako natutuwa sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ayan. Hindi pa nga natapos yung COVID. Ayan na kayo sa 3% ninyo, mandatory na contribution PhilHealth. Tapusin nyo muna yung ano nyo, COVID dyan sa Pilipinas. Ang gulo-gulo-gulo. Ayan, ang gulo-gulo. Ang daming gulo-gulo. Ayan. Grabe kayo. Hindi pa natapos ang problema sa mundo. Hindi pa natapos dyan sa Pilipinas. Matitigas ang mga ulo. Ayan pa kayo. Mga buaya yung ibang nasa gobyerno. Ayan po. Ako po'y naiinis. E sabagay, hindi naman po ako magbabayad dyan sa PhilHealth na yan. Kasi nga, hindi naman ako babalik mag-abroad. Uuwi naman ako sa Pilipinas. Pag natapos na ito lahat ng problema, makakauwi na ako. Hindi na ako babalik dito sa abroad. Mag-good na ako dyan sa Pilipinas. At saka, nako, PhilHealth, wala kayo. Ayan, salamat po sa lahat. Maraming salamat. Walang kwenta. Salamat.